So yun, magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin yung konsepto ng multiples. So medyo basic lang to. Pang-pa-exercise lang ng utak natin. So, bago tayo mag-coding, ano ba yung multiples? Multiple or multiples. Siya yung number or numbers. Pwede rin natin sabihin product ng dalawang number na pinag times or multiply natin. So, for example, may tanong, get the multiples of 6. Pag sinabing get the multiples of 6, so, iisipin nyo agad kung ano ba yung mga number na pwedeng maging product kapag minultiply mo yung 6 sa iba pang numbers. So, nanggigits nyo po yun. So, dito sa ano natin sa example sa site ng modisfun.com 0 times 6 is equals to 0, so yung 0 daw ay multiple ng 6. So simpleng paliwanag kasi yung 0 pwede mo yan siyang makuha kapag tinimes mo yung 6 sa isang number. Gets nyo ba? So focus tayo sa 6 na number kasi ang question ay what are the multiples of 6? Halimbawa, 1 times 6 is equals to 6. Siyempre, yung 6, multiple din siya ng 6 kasi sarili niya yun. Sunod naman, yung 12. 2 times 6 is equals to 12. So, yung 12, multiple siya ng 6. Kasi yung 6, tinayos mo sa 2, makakuha mo yung 12. So, nagigets nyo ba yung idea? So, ulitin ko, yung multiple, ang multiples ay sila yung mga number or number na pwede mo rin tawagin product ng dalawang numbers na pinag-times or multiply nyo. So, ayan, kung medyo nalito ko sa explanation ko, pwede kayo mag-search ng iba para mas malinaw. Kaya ngayon, dadiretso na tayo sa coding para medyo mas malinaw. Game. Okay? So, ang gagamitin nating language ngayon ay PHP version 7.2 yata yung gamit ko. Okay. Tapos, okay, game tayo. So, dito, nakita niyo yung simple na interface natin. Simple HTML lang. Wala na yung CSS. Kasi hindi yan yung concept ng video natin ngayon. Ang video natin ngayon ay tungkol sa logic ng multiples. So dito nakikita nyo, get the multiples of a number and get the sum of it. Ibig sabihin na ito, kukunin mo yung mag-input ng number yung user para malaman yung multiples nun. Tapos ipag-a-add lahat ng multiples na malilista. So ito, check natin. Gawa na ako ng ano, ng interface. So, wala pa lang ito. HTML pa lang. Wala pang PHP code sa loob. So, yan. Ayan yung code. Pwede nyo naman yung i-copyahin para ma-practice nyo din. So, hindi tayo magpo-focus masyado sa HTML part. Magpo-focus tayo sa PHP logic. So, game. Simulan na natin. So dito dito tayo sa baba mag-start ng code PHP. Ang gamit kong editor ay Visual Studio Code yan, pero kahit ano naman, kahit anong editor. Oy, mali yan. Okay, yan. So dito tayo. Ang una nyo munang gagawin, syempre, kahit maglagay tayo ng konting validation, dapat kapag i-click yung submit button, madedetect muna ng program kung may laman ba yung dalawang ito. Pag-click na itong submit button, dapat malalaman muna ng program mo kung may laman ba yung number o yung dalawang inputs na to.
Nagigits nyo ba? So, una maglagay muna tayo ng validation. Tignan natin to. If. Nagdala na if condition dito. Yan. So, dapat yung iba, magamit ng iset para malaman kung may laman. Pero sa kaso na natin, dapat malaman natin kung may laman ba at the same time ay number din yung laman. Hindi lang basta may laman. Dapat number. Yun laman niya. So, gagamit tayo ng intval. Ay, sorry. Yan. Kuhunin mo yung variable na pinasa. Number. Kasi ito yan eh. Yan yung input na yan. Intval number. Yung intval nagre-return niya ng true or false. Kapag simple logic natin, dapat may laman. So, dapat true. Yan. True yung ina-expect mo na input. Kasi pag false naman yung inaasahan mo, pwede mo nang lagyan ng ganyan. Exclamation. Pero true tayo. Ay, teka. May mali tayo. Ba't lagyan ko ng bracket? Yan. Yun. Tapos, syempre, bukod doon sa number, dapat itong limit. Makatch din natin. So, end tayo. Copy natin to. Then, palitan natin yung number ng limit. Ayan. So, game na tayo. If, kung may laman, may ipaprocess sa loob. Pero kung wala naman, okay lang kung maglagay kayo ng else kung may gusto kayong gawin. Lawa dito. Else, kung gusto nyo. Pero yung sa akin, okay lang na walang else. Sabihin, pag hindi pumama sa if na to yung condition, wala lang gagawin. Wala lang mangyayari. So, ngayon. So, pagpalagay natin na meron na nga na nakuha tayong ganong number. Kung may laman to, pumasa. Number yung number. Number din yung limit. May laman na number. So, direkta tayo sa declaration ng variables. So, number is equals to, copy natin to. Post number. Ngayon, parang lagyan natin ng konting ano din, validation din, parang sanitation. So, maglalagay tayo ng ano, para meron tayong ano, doubling tag dito, verification. Teka, para malinis din natin na wala talaga mga kalusot na hindi number na value. Ayan. Number filter val dito, filter sanitize, hanapin natin yung ano, number in. Yan, madali lang ma-search yan guys, yung function na to, filter bar, para malinis na number lang talaga yung mapapasa sa variable natin. So same lang din yan ng ano, kaso na ito. Yan, number ng limit. Ito, gawin natin limit yan. Okay, yan. Next. Ito na yung, teka, explain ko muna. Ano ba yung number, ano ba yung limit? Balik tayo dito sa Chrome. Yan. Number, ito yung multiples na hanapan mo ng multiples. Ano ba, sinabi, get the multiples of 7. At ilalagay mo dyan 7. Ngayon, nilagyan ko ng limit. Bakit? Para syempre, hindi sobrang dami ng ma-fetch mo na ano, multiples. Pwede mo 1 million pataas kung wala kang limit. Pero mas maganda pa din kung may limit ka para may hangganan yung iraran ng program mo. So, halimbawa, find the multiples of 7. Pero hindi, pero not exceeding 100 or below 100, parang ganyan limit, hanggang 100 lang yung i-checkin niya na numbers. Halimbawa, mas mababa pa, 20, hanapin mo yung multiples ng 7 sa numbers 0 hanggang 20, i-check yun. Hindi na siya nalagpas pag 21, hindi na masasama yung 21 sa pag-check, hanggang 20 lang. So, gets nyo na yan.
record natin to. Mamaya fix natin yan dito. Hindi pa tapos yung program natin. Oh, tama, dito nga yan. Check natin yan dito. Mamaya, huwag kayo mag-alala. Ayusin natin yun, madali lang yun. Pagtapos na itong declaration, declare tayo kasi gusto nga natin install lahat ang multiples. This multiples. Ayan. Pwede nyong ipasok sa array lahat na makukuha nyong multiples. Pero sa example natin ngayon, gagamit lang ako ng string. Tapos ikaw concatenate ko na lang. O ipagdudugtong-dugtong ko na lang. Next. Next naman, sum. Siyempre, kailangan natin ipag-add lahat ng multiples. Okay, gets. Dito tayo sa logic part. Tapos tayo sa declaration ng variables. Dito tayo sa logic part. So, dito, kailangan mo mag-isip kung paano mo, halimbawa ang sinabi, multiples of 5 na nilalagpas hanggang 20 lang. Yeah. Kailangan, paano mo maisa-isang matcheck yung numbers 0 to 20. Paisa-isa mo dapat ma-check yun para matesting mo kung multiple ba siya ng 5. Para makapunta ka ng 0 to 20, gagamit ka ng loop. So, sa kaso natin, pinili ko na lang na gumamit ng for loop. Okay. For loop. So, yung tingnan natin to. Siyempre, yung walang kamatayang variable na ay ito yung magiging counter natin. Yan. Kung hindi nyo pa alam yung loops, madali lang naman yan. Search nyo na lang yung mga klase ng loops natin. Loops sa PHP. So, ito. Sunod, dollar sign i is equal to dollar sign limit. Tapos i plus plus. Oy. I plus plus. So yan. So I plus plus. Pagka I plus plus nyan, pawalawan na goto. Yung loop natin, magsisimula siya ng bilang sa 0. Tapos yung bilang ng I, aangat yan ba? 0, 1, 2, 3. Haba nagpa plus. Pagka add nyan, yung limit natin, kung ilan yung limit na ilalagay mo dito. So, which is 20. So, sabihin hanggang 20 lang yung limit na yan. Hindi siya lalagpas sa bilang. Pag umabot ng limit, tapos na yung for loop natin. So, ito na. Anong gagawin natin habang umiikot? Habang umiikot, chinecheck nung number natin. Chinecheck ng loop kung ano ba yung multiples doon ng 5. So, paano natin magagamit yung variable na to? Itong number na nanggaling dito. So, ito. Gamit tayo ng if condition. Yan. So, if kapag yung itong i natin, yung counter natin, kasi yan yung, diba, sabi ko nga kanina, magiging 0, 1, 2, 3, 5. Siya yung mag-iisa-isa no number. So, gagamitin natin yan. Kung yung i ay ito na lang, i percent number is equals to 0. Papaliwanag ko. Ano ba tong percent na to? Itong percent na yan, para siyang pang divide. Pero, ang pinaka goal na ito, hanapin yung remainder. Itong division, parang ano yan? Division, itong modulo. Modulo yung tawag dyan. Hinahanap niya yung remainder. So, remainder doon sa dalawang number. So, parang sinabi mong dollar sign i divided by number. Pero dahil hindi divided by ito, modulo to, hindi yung quotient yung titingnan niya. Titingnan niya yung remainder. So, dapat ang ibig sabihin ng line na to, kapag yung dollar sign i dinivide mo sa number, dapat
ang remainder daw niya ay 0. Nagigets niyo ba? Itong modulo, ito yung panghanap ng remainder sa dalawang number. Kaya sa condition natin, dapat daw yung remainder ay 0. Gets? So, kung may tanong pa kayo sa modulo, pwede nang i-search din yan. Napakarami din yung paliwanag yan sa internet ngayon. So, dago tayo sa next part. Ngayon, kapag nakasatisfy niya yung condition na 0 nga daw, tama, 0 yung remainder, ang gagawin natin, gagamitin natin yun, so multiples na variable, ipapasok natin ngayon yung i. Hindi yung number ah, kasi number isa lang yan, yung in-input nyo kanina dito. Kung 5 lang yung number, buong program 5 lang siya. Kaya yung i, ito yung dapat natin makuha eh, yung multiple. So list of multiples, ito ibig sabihin natin dot concatenation. Ito yung ginagamit para ipagdikit mo yung dalawang variable, mostly sa text or sa string na mga variables to ginagamit, pero pwede rin string to integer, basta pang concatenate maididikit nyo. So pwede nyo din search yan kung medyo nalilito pa kayo. Concatenate yan. Okay, so balik tayo dito. List of multiples, ito yun, diba? String yan natin dineclare. List of multiples, concatenate dollar sign i, so concatenate comma. Ayan. Okay, ibig sabihin daw yung list of multiples i-concatenate natin sa dito sa i, yan yung may hawak ng multiple natin. Tapos i-concatenate tayo sa dulo ng extra comma dito para may separator yung listahan natin mamaya pag didi-display natin. So game, so nalista natin yung multiples. Next natin gagawin, sum. Kukunin natin yung sum dito. Kailangan natin kunin yung sum, diba, ng lahat ng multiples. So sum is equals, gagamit tayo ng ganitong klaseng technique, plus equals dollar sign i. Yan, ibig sabihin yan, habang nagra-run yung for loop natin, nag-a-add siya na nag-a-add, ina-add nung yung sum, ina-add niya yung sarili niya dun sa i. Kasi itong i pa bago ng value to, diba? Depende dun sa for loop natin. So habang nagra-run yung program, ina-add din yan. Ina-add niya yung multiple sa sarili niya. So, marami technique para sa pag-increment. So, pwede nyo lang i-search yun. Pero dito, ginamit ko na lang plus tapos equals. Yan na lang para medyo mabilis. Pero marami pa guys, ha? Pwede nyo lang i-search yun. Okay. So, dahil tapos na to. Okay, dahil tapos na yan. Pwede tayong diretso na tayo sa displaying ng results. Display ng results, pwedeng kahit echo na lang. Echo pa. Pwede tayo maglagay ng ganyan string para medyo malino yung i-display natin. This list of multiples of, concat natin yung number. Tapos semicolon. Tapos concatenate list of multiples. Ayan. Tapos echo, pwede tayo mag-echo ng br dito. Yan. Tapos next, echo natin yung sum of all multiples. Yan. So yan. So, as a summary, sa PHP natin, una, checkin niya muna kung may laman bang number yung ibibigay ng post method galing sa HTML natin. Kapag masasatisfy niya or tama yung condition dito, i-declare natin, pasa natin sa variable natin,
Then, i-sanitize natin. Dapat integer lang. Wala na ulang ibang makakasama. Next, declare tayo ng list of multiples na blank string. Tapos, sum is equals to 0. Ngayon, para ma-dig in natin yung mga multiples, gagamit tayo ng for loop. So, paggamit natin ng for loop, from 0 ang bilang natin up to dun sa limit na in-input natin kung hanggang anong number lang dapat siya maghanap ng multiples. Tapos yung increment i++. Tapos next, ito, yung condition natin, yung pinaka-importante, i modulo number is equals to 0. Ibig sabihin, kapag itong dollar sign i, tinivide mo sa dollar sign number, dapat yung remainder nila ay equals to 0. Kapag equals to 0 yung remainder nila, i-concatenate mo lahat ng makukuha mong dollar sign i or yung multiples para malista mo yung string ay para malista mo yung multiples, then sum, i-add mo siya, tapos sa displaying. So try natin kung gagana. Dito tayo. Okay, so ito, ngayon natin to, sinabing get the multiples of number 5. Tapos, limit natin hanggang 10. Okay, so yan. Ang nangyari, ang list of multiples of 5 daw ay 0, 5, 10. Bakit? Kasi yung 5, sisipin nyo, kung 0 times 5, 0. Hindi. Tapos, pag usod ka naman ng 1 times 5, 5 din. 0 remainder din yon. Tapos, nasa ano tayo? 0, tapos 1. Next number is 2. Kung 2 divide 5, o, diba? Alanganin, may remainder. Hanggang 9, may remainder yon. Pag i-divide mo yung 5 doon. Ngayon, pagdating ng 10, 10 divide 5, walang remainder. Saktong 2 yung sagot. Kaya nasama siya dito. Ngayon, 0 plus 5 plus 10, 15. Ngayon, para laki-laki natin, multiples ng 10 halimbawa. Tapos, limit natin 100. So, ang expect natin, dapat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yun. Tama tayo, sir. Multiples ng 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, hanggang 100. Ibig sabihin, itong 0, 10, ito, hanggang 100. Yan lang yung mga numbers from 0 to 100. Na kapag dinivide mo ng 10, ay 0 ang remainder. So, total sum niya ay 550. So, yun. So, medyo correct tayo dun. Yan, kapag wala ka naman sinubmit, diba? Wala nangyayari. Ibig sabihin, gumagana yung condition natin dito. Yung handler natin. So, ayan lang guys. Sana meron kayong natutunan kahit konti sa lesson natin.